right now. You're not you're not into this kind of ginaguide mo na lang sila. Pero pag nakikita mo na ganito kagaling itong mga bata na ito, di ba? Hindi naman ganito nagsimula, nakaka-proud. Kasi alam mo, isa kasi ako sa mga masabing biktima rin ng kadamutan ng industriya nung nagsisimula ako. Ganun naman talaga pag nag-uumpisa tayo, di ba? Alam mo yung alam mo may galing ka, mayroon kang talento. Hindi ka napapansin. Tapos kapag alam mo yun, hindi ka binibigyan ng opportunity para i-share yung talent mo. Ang masama, haharangin ka pa. Pinakamalubid, sisiraan ka pa. No? Sabi ko, anong klaseng kultura to? So, babaguhin ko yan. When I had a chance, I'm 16 during that time, nung inagawan ako ng linya. Alam mo yung first time mong... Kasi kung gusto mong mag-dubbing, tapos sasabihin sa'yo, hindi ka magaling, huwag ka na mag-dub, ganyan. Discourage ka agad, pinabaka ka agad. Yes, imbis na maging discouragement, naging inspiration at motivation ko. Correct. Yung salitang hindi ka magaling at hindi mo kayang gawin yan. Mm-hmm. Yun yung naging parang balang araw, babalik ka rin ko, sasabihin ko sa ibang tao, kaya mong gawin yan, magaling ka. Nice. Diba? Alright. Yun yung nakita ko kasi kapag may puso ka sa ginagawa mo, susunod na lang yung talento. Meron namang maraming talento, sama naman ang ugali. Oo. No? Tsaka madamot pa. Ang pinakamasakit doon, nanira pa. Sabi mo, ang taong naiingit, walang nasasambit, kundi pangit. Kaya, alam mo yun? You don't expect anything good. hindi naman mo kailangan mabagay i-please sila eh. Ang mahalaga lang, gawin mo yung gusto mo. At i-share mo kung anong meron sa'yo. Nice. Yun ang maganda kay Sir Pacholo, di ba? Out of this, yung mga kabataan na nandito sa atin ngayon, sinishare niya, hindi niya ipinagdadamot doon sa mga tao. Sila, ilan lang sila sa mga estudyante mo? Like how many na lang yung naturuan mo? 2,000 plus. 2,000 plus, o diba? So, dami-dami na. Sobra. Siguro hindi na talaga mabilang, mahigit 500 na rin at least yung mga talagang sumabak sa industriya. Anong pakiramdam mo? Like, nakikita mo sila? Or may na-cross or na, sikat na? Aminin ko sa inyo na wala na ako ng trabaho sa voice acting at mga recording sa mga advertising dahil sila na yung gumagawa. Pero natuwa din ako doon. Pero happy ka pa rin. Kasi ang goal ko is to make myself obsolete to the point na nagawa ko na yun. So let them do it and nag-upgrade na ako. Ako na yung nag-create. Ako na yung nag-po-produce ng mga project para sa mga susunod pang generation. Alright. Yun, gis mo yan. Sir Pacholo, baka hindi mo naririnig. Gusto ko lang marinig mula kay Jeff. Yung message mo kay Pacholo, like, marami, ikaw na yung representative ng lahat, actually, ng 2,000. Siya yung partner ko. Pacholo 2.0 ka na. Oo. Anong gusto mong sabihin sa isang Pacholo? Well, of course, syempre magpapasalamat ako for giving me the chance, the opportunity bilang isang baguhan. Meron nga palang tayong nanonood. Yung January pa lang, di ba? Oh, yes, very fresh. Meron tayong mga nanonood na mga, I guess, veterans na mga dubbers and mga baguhan kami. Yes, oo, baguhan, bagong-bago kami, mga bagong boses. And gustong-gusto kong magpasalamat doon sa nag-iisang Pacholo Gonzales na nagbigay sa amin ng opportunity, nagbigay ng pagkakataon na maipakita na, hey, we're someone with a new voice na mga kami mga baguhan na meron ding mga boses na kayang-kaya rin gawin kung ano yung ginagawa ninyo ngayon, di ba? Definitely, mayroon din kaming chance. And also, being the representative of the Voice Masters League, dahil ako yung nabigyan ng pagkakataon, ganun din yung gusto kong i-mirror. Gusto ko rin bigyan pa ng pagkakataon yung mga tao rin na mission mo. Nag-a-aspire. Yes, ano yung opo. Vision at mission ni Mr. Pacholo? Exactly. Ganun din sa iyo. Pag-alawigin pa natin. Opo. Mismo yan, kabalang guys. Yes. Alright. Okay, Sir Pacholo, may mga nakikinig sa atin, mga gustong mangarap, gustong matuto, saan sila pwedeng pumunta? Oh, simple lang, i-google nyo lang, voice acting workshop, wala naman lalabas maliban sa creative voices. At ako, ang goal ko kasi, my vision is to make the Philippines the center of voiceover excellence in Asia. Because I believe in your talent, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, alam ko may talento, may skills ka na hindi mo na ilalabas. There's greatness within you. Alam ko, hindi mo pa yan nilalabas eh. Pero once you become part of our team, you took up our workshop, or take our workshop, lalabas at lalabas yan. Kasi, yes. Alam mo yun, bibigyan kita ng venue. Parang basketball player yan eh. Kahit anong shoot mo sa hangin, wala yan. Mm-hmm. Hangin yan eh. Ang gagawin ko, bibigyan kita ng bola, tuturuan kita ng maglaro, kung ano, mag-dribble, mag-shoot.
at bibigyan pa kita ng basketball court para doon ka maglaro. Nice. Para mapakita mo yung galing mo. So meron tayong studio, meron tayong workshop. Yes. Ano nangyayari? At meron ba silang contact number na pwede? Yes, you can call 239-6468. Again, 239-6468. Or i-add nyo ako sa Facebook nyo. Hanapin nyo yung Pocholo, The Voice Master Gonzales. Alright. At bumili pala kayo ng libro. Yun. Yung gusto kong maging voice talent. 175 pesos lang po yan. Available sa National Bookstore. Yeah, NBS. At sa pinakamabilis, Shopee.com. Bukas nasa bahay mo na yan. Ay, nice. Deliver. Di-deliver. Yes. Oh. For 175, you will have your own copy. COD pa yun. Uy! Shopee.com. Under ng SciComm. Publishing. Uy, si ano... Ang bati na kayo, bati. Bago, bago batiin. Kong batiin, sabi ko, yung kamukha niyang artista. Sino? Si Aldab. Si Alden. Ako kasi yan si Alden ng Barangay Galdes. Balita ko, andito raw si Fernando po. Ay, nandito rin. At mag-uusap sila ni Erap. Mamaya, nandito rin si Babalu at si Dolphy. Ay, dapat ngayon na. Babati. O, sige. Oo. Simulan mo, FPG. May babatiin ka ba, Panyero? Nakakadam, tinawag na, Erap. Yung ikaw, nagtawag sa akin ng Erap eh. Alam mo, Panyero, may problema ako sa'yo eh. Ayaw mo, problema mo, Erap. Gato kasi yan eh. Nung burol ko, hindi ka nagpunta. Hindi ba ako nagpunta? Ganto na lang, gawin natin. Nakulong yata ako nun. Ako na lang, dadalaw sa'yo. Huwag naman, nabuhay ka. Kasama ko rin, may kasama ka dyan sa langit. Si Babalu, tsaka si Dolphy. Nasaan, pare? Andito ako, hayop ka. Nanganok eh. Naipit mo ako dito. O ganon, napit mo eh. Shasha, andito ako. Binabati kita. Mabuhay ka. Yay! Galing! Alright, next to ba kayong batiin? Hoy, binabati ko lahat ng mga taga Creative Voices Productions. Yes. JCI Makati, mga kapatid ko dyan sa JC's. Sa Philippine Center for Voice Acting at syempre sa aking Voice Masters League. At syempre mga taga Mariveles, Bataan. Oy. Kababayan ko tong si Papa Obet, yes, taga Orion. At sa lahat ng mga JC's Philippines, JCI, mabuhay po kayo. I love you all. At sa lahat din ng mga gustong maging voice artist, voice talent, again, add nyo ko, Pocholo, The Voice Master Gonzales, at Voice Masters League. Thank you. Yes. God bless you. Mabuhay ang WLSFM! Yun! Maraming salamat mga kabarangay sa mga kapuso natin ngayong araw na ito. Ako po si Papa Obet. Papa Obet po sa lahat ng aking social media. Thank you! Alright naman, ako, Papa Marky sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Maraming salamat sa Beauty Laundry, sa Jewels, at saka sa Chancellor 9000. Mga kabarangay, susunod na si Papa Emma, programang 3 Play. Ngayong hapon po yan, syempre,